Good morning, welcome back to our channel. So this is still our moto vlog or yung ating motorcycle YouTube channel. So pag-usapan lang natin bakit naging disaster yung first ride natin sa Yamaha R3. Kung katulad kita na nag-uumpisa at nangangarap sa mga sports bike or kung anuman big bike or kung anuman motor na pinapangarap nyo din, eventually mabibili natin. Like mine, matagal ko ng pangarap itong Yamaha R3. Actually, as I've said sa previous video ko, is ang original na pangarap ko or yung talagang pangarap ko na R3 is yung version 2. It's because na gusto kasi yung look ng BMW S1000RR. So because of that, nagiging malaking consideration ko si R3. Maliban doon, more on considered kasi siya sa ergonomically as a sports touring. So mas mataas dapat yung handle or yung clip-ons niya compared sa mga other sports bike. Kaya nga very beginner friendly siya. So that is the main reason bakit natin napili si Yamaha R3, dahil sa ergonomics niya. Which is ipapayos natin soon yan sa next vlog natin. Meron na tayong specialist ng Yamaha R3 na mechanic. So balik lang tayo dun sa nangyari. So ayun, nabili mo na yung pangarap mong sports bike, pagbili mo na yung pangarap mong big bike, pero second hand. Katulad ko na hindi kayang bumili ng brand new unit, bumili tayo ng second hand na medyo luma. So this is a 2017 model. 2017 yung papers niya, pero 2016 yung model ng R3. So this is the moto or the Movistar na 50th anniversary na Yamaha YZF R3, 2017 siya na-release. So yun, nabili ko na siya second hand. So tinek naman natin as much as possible. Wala akong kakilalang mekaniko pa kasi this is my literally the first time na bibili ng second hand na big bike. Let's say big bike, kasi hindi naman na siya ganun na undergo. So hindi natin alam kung anong nangyari. Though expected ko na pag second hand, medyo may mga papagawa, pero hindi ko expect na magkakaganon, na magkakaroon ng disaster at magkakaroon ng problema ganun kalaki. Bali yun nga, siyempre nakabili ka ng big bike mo, nakabili ka ng dream bike mo, siyempre gusto mo yan, iraride mo yan. So ako super excited. Early morning, gumising ako, have that ride. Hindi naman super layo, I think it's just around 50-60 kilometers lang yung ride na pinuntahan namin, which nakita nyo sa shorts, maganda naman yung lugar. And sulit naman yung ride papunta pa lang. Around, umalis kami ng 6 a.m. Dito sa highway, nasa 4th gear ako, tumatakbo ako 70-80, biglang nag-signal yung dashboard niya, which is, ang umilaw is yung engine oil, yung pula na parang takore, tapos namatay yung engine. So naitabi ko naman na maayos. Sabi ko baka may something lang na loose, kasi nga tayo medyo lumana. So siyempre hindi naman natin alam yung previous owners kung paano yung klase ng maintenance na ginawa nila. So medyo expect talaga na parang may papagawa or something papagawa. Pero yun, after mga 5 minutes nag-on naman. So continue sa ride, tuloy lang, wala naman ng ilaw. So yun, nakapasyal kami, nakauwi ng maayos sa bahay namin sa Mabalacat, sa San Francisco. And then nakapagpalit pa kami ng corner lights sa likod. Yan, so in-upgrade natin to LED na, naka-eliminator na tayo. Which ito, walang kinalaman dun sa nangyari. Yung mismo mekaniko naman, yung specialist natin na mag-upgrade nito. I mean, magbabalik sa stock, no? Ating Yamaha R3 para dun sa clip-ons niya. Kasi pinatataas ko, gusto ko yung stock lang talaga. And siyempre basic maintenance, yan na rin yung gagawa. Then yun nga, nung pauwi na kami after putting the eliminator and the corner lamps na in-upgrade lang. Actually nandun na siya sa system. So first ride ko rin to sa R3. It should supposed to be a video ng first ride, pero hindi ko na tinuloy dahil nga sa mga nangyari-yari. So yun, nagka-trouble sa highway, nagka-trouble sa daan. And ang naging problem is more than 4 hours kaming na-stranded sa highway. So hindi ko expect na ganun katagal, kasi nakailang nakadalawa-tatlong mekaniko kami na nag-check. So may mga mekaniko naman sa daan, na-check naman nila kung ano-ano pinabili sa akin, pumili ng battery, balik ng ganito, balik ng ganyan. Siyempre sila yung mekaniko, ako hindi na akong mekaniko. So trust the process, sabi na. Pinili ko naman.
Siyempre, katulad doon sa isang shop, lima na sila mekaniko nagtitingin. Tapos, hindi pa rin naayos. And then, may point na tumigil pa to sa mismo may harap ng Yamaha. So, si Yamaha naman, tinignan naman ng mekaniko. So, thankful naman ako sa kanila kasi talagang tinutulungan naman nila ako. Tinignan nila, may error code daw, which is 46. Sabi, rectifier. So, yun, medyo malapit naman na. I mean, yun na yung parang nagiging main cause. Ang nagiging problem lang kay Yamaha is hindi nila mafifix kasi daw wala sila nung rectifier plus gusto nila papalitan lahat ng brand new or lahat ng parts na nakadikit doon gusto nila papalitan ng brand new, which is hindi na itong R3, parang may mga nagalaw na electrical. Siyempre 2016 pa, expect naman natin yun. So hindi ginawa ni Yamaha. Buti na lang meron tayong mabait na kaibigan, shoutout sa kaibigan natin na kahit na namamasyal siya, nakatawag siya ng tulong, tapos yun nga, tinulungan tayo ng specialist ng Yamaha R3 natin ngayon. And yun, nagawa naman niya. Simple lang, ano man simple yung ginawa niya, pero yun nga, kaya natawag ko na naging trouble or naging disaster. Ang nangyari is, because yun nga, na-stranded kami sa daan ng more than 4 hours kami nasa highway. So pagod na kami kasi nagkalit na kaming ride. Gusto na namin umuwi. Tapos nagkaganon. So buying a second hand, yan. Ang point is buying the second hand motorcycle, medyo taasan, hindi naman taasan, medyo lawakan mo yung expectation mo na may mga mangyayaring ganon. So ako kasi akala ko dahil lang second hand, kasi 2016 lang naman, hindi naman ganun kaluma. So akala ko basic maintenance lang. Hindi ko alam kung basic maintenance to, pero actually, sinerge ko na siya. Marami naman nagkaka-problem talaga. Kumbaga, common issue siya ng Yamaha R3. So, hindi ko alam yun. So, siguro, nagkulang sa research kung ano yung mga common issue. Hindi ko pa napacheck. Actually, hindi ko pa talaga napacheck tong motor. Dahil nga, supposedly, first ride pa lang. Kasi nung inuwi ko from the buyer's house dito sa bahay namin, actually, wala naman ako naging problem. Maayos naman. After nun, siguro isang coffee ride, around 10-20 kilometers lang. Wala rin naman naging problem. So ito lang yung talagang pinaka first ride na medyo ilalayo ko sana siyang tatry ng gano'n, around 50-60 kilometers. Bago ako maglayo ng mga 100 plus na one-way na biyahe. So yun, na-stranded kami ng gano'ng katagal. Yung mga ibang mekaniko, hindi nila rin ma-diagnose kung yung nagiging problem. Buti, may kaibigan tayo na nakatulong. So shoutout again kay Ray tsaka kay Mike. Solid, thank you sa pagtulong sa akin at sa asawa ko. Kasi nga, grabe, ginagabi na kami. Ayoko naman ng gabi na sira yung motor sa daan. So thank you so much sa pagtulong. And yun, sabi ko nga, sa pagbili natin ng second hand na motor, medyo lawakan natin yung research siguro. Baka nagkulang ako sa research and maintenance, yan, siyempre maintenance. Mag-maintenance tayo, mapakita natin sa vlog natin yan. So buying the second hand motorcycle, kahit na 2016 or 2017 model, ano yung mga dapat natin ipacheck, ano yung mga dapat natin ipagawa para roadworthy ulit siya. Ang tagal kong tinitest nito doon sa buyer's house, siguro kahit 3 to 4 hours niride ko pa to, hinahanap na nga nila ako, wala naman naging problem. Hindi ko rin alam bakit itong this time natempohan yata. Sabi nga nung mechanic, ni Mike, na na-champuan lang. So yun, champu-champu lang. Buti, nandyan sila para tulungan kami. And yun, so ganun yung mga dapat nating expect when buying second hand. So medyo nasanay kasi tayo bumibili ng katulad yung time bagong Pasyo. Yung SXR kahit second hand kasi ilang months old lang siya. So talagang almost brand new pa siya. Kaya talaga kahit na gano'ng kalayo, kahit gano'ng murat-ratin, walang nagiging problem. Ito, may mga ganun na little problems na kailangan mong expect. Katulad kanina, tinest ride na naman. So nakakatroma kasi. So nakakatroma na aalis ka, baka may masira, baka hindi ka makapunta sa pupuntahan mo. Tulad kanina, tinest ride ko lang ulit siya, yung plate holder naman ang nahuhulog. Buti may mabait na naman na tumulong. Nakakatuwa naman kasi daming tumutulong, ang daming mabait sa daan. May nag-inform sa akin na, "Uy sir, yung plate holder niyo po tumatama na pala doon sa rear tire." Bumaba siya. So yan, may mga ganun, may mga liit-liit na kailangan pang ipamaintain bago maging fully na roadworthy yung motor, which is normal. O, yung iba niyan agad galit eh. So sinasabi ko lang, ina-explain ko lang kasi may mga katulad ko
na nagmo-motor na hindi naman ganun kaalam. So para aware din lang sila. So sinasabi lang natin to or pinag-uusapan. Kasi may mga nagtatanong din, ang dami yung nag-message sa akin nung binili ko tong big bike na to. Kasi talagang dahil marami rin mahilig sa sports bike compared sa scooter at sa naked bike. So parang ganon. So sasabihin ko ba sa vlogs or sa video natin na hey, sulit bumili, bili kayo ganito, ganito. Tapos pagbili nila, di ba? Ma-encounter nila yung ganun problem. Eh, sa vlog mo, wala naman naging encounter ganun. Bakit kami ganito? Sabi mo kasi ganyan. Ang dami kasi nating subscribers, honestly. Hindi naman 1,000. Siguro 10, 20, ganyan. Mga 30 na. Na bumili ng motor, same motor, kung ano yung binili ko. Dahil dun sa mga honest review natin. So, honest review lang naman. And sana, nakatulong sa kung sino man natulungan natin sa vlog na to. And ride safe. So, ayusin lang natin ng konti doon sa mga nagyayang mag-ride, magra-ride tayo, promise. Super ganda pa rin naman ni Art 3. I-stay natin siya sa channel natin. Napaka-solid na bike. Matagal ko ng pangarap to. So, ayusin natin siya para maging sulit naman yung ride, every ride. And yung regarding dun sa problem, yung naging problem ng rectifier. If ma-encounter ng mga naka-Yamaha R3 dyan, sa mga umabot sa point na to ng video, is huwag nyo agad bibilin yung rectifier, huwag nyo agad bibilin yung battery or magpapalit ng kung ano-ano. I-double check nyo lang muna or ipa-check nyo muna yung connector. Kasi katulad yung sa akin, may nasunog lang pala na isang pin. So pinalitan lang niya yung pin na yun. Once napalit yung pin, hanggang ngayon, maayos naman pa yung takbo. Ito yung mga upgrades na ginawa natin sa Yamaha R3 natin, mga basic update. Yan. So pinalitan natin yung logo, binalik natin sa original. Galing yan mismo ng Yamaha, binili natin. In-update natin yung kanyang fender illuminator, yung mga ilaw, tail tidy. Siyempre yung pinaka-importante, yung tank grip. Yan, nagkabit tayo. So in order natin lahat yan, konti-konti upgrade natin. Watch nyo na lang hanggang dulo yung ating video for the updates. Around your finger, dizzy from being spun, hung on every word, yeah, every single one. So this is not for na na, unless I say oh na na na. Have all bad days oh na na na. I'm hard to love oh na na na. God knows I need you na na na. And when push comes to shove. From being spun, hung on every word, yeah, every single one. So this is not for na na, unless I say oh na na na. Have all bad days oh na na na. I'm hard to love oh na na na. God knows I need you na na na. And when push comes to shove, forever around your finger. From being spun, hung on every word, yeah, every single one. So this is not for na na, unless I say oh na na na. Have all bad days oh na na na. I'm hard to love oh na na na. God knows I need you na.